advantage so far, so good. So far, so good naman ako. I'm having a wonderful day today. Kayo, kamusta kayo mga panggana? Ano ang kakaibang naganap sa buhay nyo? Share nyo naman sa comment section natin. Huwag nalang tayo mag-caller, mag-sharing na lang tayo. Oo. Di ba total pinagod ako ni chairman kagabi? Di ba? Pero masaya ako last night. Maligayang bati po sa lahat ng mga nakikinig na kaantabay sa atin sa Mandakan ng Kapuluan. Welcome to the show sa mga nakaantabay sa atin, mga pangga. Ayan, sa labas ng Pilipinas. Hello po sa inyo lahat. Good evening po. Sana'y okay kayo. Sana'y okay kayo. Ako ay okay dito. Sana naman ay maayos ang lahat sa inyo. Sana'y okay kayo. Ako'y okay naman dito. Parang gumawa ko ng kanta. Parang okay yun ah. Parang okay German ah. Parang maganda yun ah. Hello po. Yan. Uy mga pangga. Kamusta yung ano? Yung mga pinagagawa nyo today sa online, di ba? Oo. Oh. Na ano ba? German, na inyo bang na... Na ano? Na... Napagtanto na ang daming toxic ngayong balita online. Public servant, kapwa public servant, nag-aaway. Diba? Oh? Vlogger sa vlogger, content nila, away nila. Diba? Oh? Diba? If you go international, diba? Border claims and war, away pa rin naman yan. No? Mga pangga, no? Ay, nako. Diba? Alam nyo minsan, magandang isa buhay yung kanta ni John Lennon eh. Pero mahirap eh, no? Mahirap. Pero maganda lang. I'm just saying, if only we can, why not? Diba? Oo, diba? Sabi ni John Lennon, imagine all the people living life in peace. Diba? Imagine there's no heaven, no hell below us. Well, that's, ano, religious. Pero lang, diba? Imagine there's no countries. Diba? A brotherhood of men. Alam niyo ba na ang ba? Chairman, alam ba na ang bansa ay konsepto lang ng tao? Well, konsepto lang naman talaga siya. But it's been practiced all. Diba? Diba to establish a territory? Nagkaroon ng bansa. Paano kayo kung walang bansa, Chairman? Paano kung ang mundo ay borderless? You can go anywhere kasi you are a citizen of the world. Diba? You can go to another country as much as other countries or another place can go to your place. Diba? Kasi taga-Earth naman tayo lahat ah. Paano kaya, Chairman, no? Siguro mas kukunti ang away, no? Kasi walang pag-aaway yung teritoryo eh. Ano pag-aaway yung teritoryo? Eh, atin ang lahat, diba? Eh, alam nyo tuloy kung anong ano ko. Anong pinag-aaralan ko lately, no? It's the concept of countries, no? But totoo naman, di ba? Ang bansa ay konsepto ng tao. Ang teritoryo ay konsepto nating lahat. No? Konsepto lang yan. Ay, nako. Nagpadala sila ng pagkain, di ba kagabi? Diba, kumain tayo ng mushroom. Yung iba doon kasi, chairman, lulutuin pa eh. Di ba? Meron pala doon dalawa yata na ano. Ibang microwave lang, chairman. Eh, nakaluwag-luwag kami. May microwave kami, chairman. Nagluto yung kuya ko ng tofu with taro balls. Sarap nun, oo. Tapos nakita ko yung toro, yung tofu with taro balls. Nakita ko, chairman, oh, nakita ko. Ang sarap. Tapos nakita ko yung binigay kagabi, chairman. Ang sarap din. Eh, nag-diet ako. Nag-isip ako. Sabi ko, anong kaya nga kainin ko? Yung tofu with taro balls na masarap o itong binigay ng Cardiac Nation official, di ba, na nagaling sa vegan option na parang potato with veggie meat, no? Ang tagal ko sa ano, chairman? Ang tagal ko sa tapat ng microwave. Ano kaya? Ano kaya ang gagawin ko? Parang ganon. Ano kaya ang kakainin ko? Pareho silang malamig eh kasi na-RF na eh. Ano kaya ang kakainin ko? Tapos, chairman, ang ginawa ko, kumuha ko ng dalawang bowl.
nilagay ko silang dalawa doon. Sa paglagay ko, pinasok ko parehas sa microwave. Pak! Ganon-ganon yung ginawa ko, chairman, no? Pinasok ko sa microwave. Nung ano na, sabi ko, pag uminit parehas yan. Pero alam ko, uminit parehas, kakainin ko parehas. uminit parehas. Na microwave eh. German, na microwave eh. Uminit parehas. Ayun, German. Binanatang ko, German. Ang sarap. Ah. Ang lupit nun, German. Ah, oh. Hindi ko alam kung anong unang isusubo, German. No? Uunahin ko bang isubo yung taro ball? Uunahin ko isubo yung pusa. Pinagsusubo ko talaga. Ang sarap. Pa, thank you po. Ah. Dumaan pa ako kay Lagandang Karakapit, dinaanan ko yung gulay, ha. Salamat po sa ampalayang ligaw. Oo. Sabi ni Jacqueline Fraga, sira ang diet, di mo, hindi ka sure. Sabi ni Anna May, kunyari ni sinadya uminit. Hindi ko sinadya eh. Di ba nilagay ko pares? Di pa, bahala na kung anong, di ba, anong una uminit, di ba? Kasi tagal ko nagdidesisyon eh. Ano kaya? No? Uminit na yung ulo ko. Nauna yung ulo ko uminit eh. Diba? Pusang na lang. May issue na naman dito. Oh. Si Leti Cebu. Cebu sabi niya, PPJ, anong masasabi mo regarding sa mga motorcycle driving? Ayan na, driver ba to? O driving. Na bawal nang tumambay sa overpass pag umuulan. Huhuliin na daw. Ayan. Gusto niya patulan natin? Ha? Dapat, alam niyo dapat may segment na tayo nito. Dapat kinukuha niyo ito, pinapatrending niyo na lang eh. Kasi bibihira ako mamatol. Pero dahil kinukuha niyo yung opinion. Chairman, gusto mo? Nagumotor ka, chairman? Diba? Nagumotor ka? Okay, mga pangga. Ganito, mga pangga. Okay. I-apply natin, chairman, yung logic. Okay. Kung tama, una, ganito. Hello po sa ano, ha? MDA, ha? Ako po, ano po ako? Tawag nito ay, ako po ay, masunurin sa batas. As a matter of fact, natikitan ako kanina, mga pangga, mainit ulo ko, natikitan ako, pero binigay ko po lisensya ko lang, hindi nakikipagtalo. Sabi ko lang, wala po signage dun eh, kasi no right turn on red signal. Hello po sa mga taga Maynila, baka pwedeng baguhin nyo po ito ha. German, ito malupit, no right turn on red signal, pero yung karatol na sa left, paano makikita? Usang gala talaga. Sabi ko, parma, scam ako nung ano ah. Totoo, di ba? I mean, kung nagda-drive kayo, no right turn on red signal, dapat nasa right. Nandun yung ano eh, pupuntahan mo eh. Pero yung karatol nasa left. O, hindi ko nakita. Kaya may ticket po ako ngayon, di ba? Hindi naman kinuha lisensya ko. Tutubusin lang ng, ano, pupunta lang sa munisipyo para bayaran. Sama, sunurin po ako mga pangga. I don't take offense pag alam ko nagkakamali ako. Alright? O, nangangatwiran ako pag alam ko may pangangatwiran ako. Pero I always offer my license. That's the first thing I do. Yung alam nyo, nahuli sa akin kanina, mga pangga. Lagi po ako mangangatwiran ng hawak po ng police o kaya ng traffic enforcer ang lisensya ko. Lagi yan. Hindi mo kailangan hingin sa akin lisensya. Yung lisensya ko, chairman, hindi mahihain yun. Lumalabas ng kausa yun. Ah, mga pangga, the only reason why I do that, and I taught that to my daughter, kasi di ba may lisensya na rin siya, yan ay respeto ko sa traffic enforcer. Makikipag-dialogo ako, makangatwiran ako, pero sisiguraduhin ko na habang nagtatalo tayo, hawak-hawak mo yung lisensya ko. Bakit? Kasi yun naman ang mandato mo eh. Kung may gagawin kang wala dun sa hindi pasok sa mandato mo, problema mo na yun. Diba? Oh. So, today may ticket po ako, disregarding traffic signs. So, hello po sa City Hall ng Maynila, baka naandyan ako bukas para tubo... Hindi pala tutubusin, babayaran lang. No? Anyways. Okay. Tingnan natin ha. Napanood ko po kasi yung ano, yung interview ha sa MDA office ano, leadership na. No? Bawal naman daw talaga ang nakatambay kayo sa ilalim ng overpass, tulay, kahit ano pa man yan na pwedeng silungan. And in result, as a result, chairman. Okay? As a result, obstruction of traffic. Tama o maling nakakabala? Tama, nakakabala. Tama, chairman? Diba? Otherwise, we can come up with every excuse we have
in the world para tumigil sa gitna ng daan. Kasi ang sinet nga na example, nakakapote na, nakatambay pa sa gitna. Tama na. Tama naman po. Right? Tama namang huliin. Diba? Kung obstruction na sa daan. Ako, sinusundan ko po yung logic ng MMDA, ha? And I agree with them. Now, anong hiling ko bilang motorista? Saan nagawa po kayo ng facility para sa mga nakamotor? Kasi kailangan na natin tanggapin na marami po talagang nakamotor na kailangan i-cater. At yung sinasabi po ng MMDA na hindi katwirang umuulan, titigil ka, hindi po totoo yan. I-apply natin yung logic, ha? Hello po sa MMDA. I-apply ko po yung logic, ha? Diba? Kasi parang sinasabi niyo po na dapat kapag umuulan, pag nakamotor ka, eh nagpinili mong motor, eh. Tama, chairman? Eh, tumiretso ka pa rin, diba? Unang-una, wala po tayong facility na pwedeng sulungan para magsuot ng kapote. Ang hihintuan po talaga ng pobreng Pinoy, ng mananakay na Pinoy, ilalim ng overpass, underpass, tulay, ay, underpass tuloy. Tama, underpass din, diba? Yung ano, kahit saan mga kasilong. Ito po yung tanong ko sa MDA. Pwede niyo po akong tawagan ngayon. Baka hindi naman tumawag sa akin. I-apply ko po yung logic ninyo in general. Halimbawa po, dadaan po ako. Halimbawa, chairman, dadaan ako sa Buendia. O, galing ako ng Maynila. Diba, chairman? O. Tapos po, yung kabilang kanto, baha, lulubog yung kotse ko. Titikitan niyo ba ako? Dahil huminto ako. Obstruction pa rin yun, eh. Kung ayaw po nung naka-kotseng lumusong doon sa baha na yon, dahil ang katwiran niya, mababasa yung kotse niya, hindi ba dapat maintindihan natin na yung nakamotor, po pwedeng ayaw rin niya tumuloy kasi siya mismo yung mababasa. Same logic applies, eh. Tama ba, chairman? So, pag may baha po ba, at hindi umandar, yung mga naka-vios, aabutin yung flooring ng ilalim, dapat tikitan niyo rin po yon. Kung titikitan niyo po yung sumilong doon sa underpass. Tama ba yung logic ko, chairman? Kasi pareho lang tumigil, eh. Di ba? Hindi natin po pwedeng i-quantify at i-qualify yung dahilan na yon. Di ba? Kasi ang pinag-usapan dito, property at, di ba, at gastos ng taong mababasa or malulubog. So, yun po yun. So hello po sa MDA. Ako po, nag-agree po ako sa inyo, ha. Opo, tama-tama naman talaga natikitan kapag naka-obstruction na po sa, ano, sa ilalim ng mga tulay, ganyan. Tama naman, tikitan. I agree po with you. Pero i-apply natin sa lahat. Lahatin natin. May lubog na kalsada, walang sukatan, hindi mo alam kung malalim mababaw, tumigil yung bios, tikitan nyo po. Di ba pareho lang po yung logic nun? Tama ba ako, chairman? Parehong logic yun, eh. Tumigil kasi ayaw niya mabasa yung kotse niya. O, di ba ganun din naman yung nakamotor? Tumigil siya kasi ayaw niya mabasa siya. Okay, now, May common ground naman. Siyempre, naiintindihan ko naman. Alam nyo, masakit na po talagang ulo ng MMDA. Lahat yata ng paraan, magic, di ba, sa EDSA, ginawa na. Eh, yung para naman ng EDSA, matraffic pa rin, di ba? At so far, so good. And I think, in general, the MMDA is doing a good job. No? Ako naniniwala. Hindi po madali ang trabaho nila, ha? Hindi natin sila minamaliit, no? Hindi madali. Mahirap po ang trabaho ng isang MMDA officer na nakatayo sa kalsada. Try nyo. I-try nyo pong tumayo sa gitna ng daan, sa gitna ng usok, mamaya ambon, uulan, nasa usok ka pa rin. Diba, chairman? Hindi madali po yan. Okay? Pero ako, naniniwala ko na may common ground. Bakit na lang hindi po tayo maglagay ng designated na pwedeng silungan ng mga nakamotor para magsuot ng kapote and they can be there for 5-10 minutes. Diba? I-require natin lahat na nakamotor magbaon ng kapote. Diba? Kasi kung nakamotor ka at hindi mo trip mabasa, hindi ba't normal na may baon kang kapote? Tama, chairman? Unless, ikaw ay isang pluviophile. Alam ba kung ano pluviophile, chairman? A person who finds joy and happiness in the rain. Oh, ayaw po. Hindi mo kaya. So yun lang po, ano, uulitin ka mga pangga, no? Oo, tama po yung mandato ng MMDA. Nakaharang ka sa gitna ng daan, umuulan. Problema mo yan, wala kang kapote. Okay. Pero tandaan nyo, ha, i-consider din po natin mga pangga, di ba, na nung panahon,
ano na, pag ang panahon ay mainit at nakakapot, hindi kasi pwede magkapote maghapon, eh, mapupulmonya ka eh. Tama, chairman? Dahil mainit po ang kapote. Diba? Mainit ang kapote. Diba? So, kailangan talaga huminto ng isang nakamotor, mga pangga, para magsuot. Diba? Ayun, sana ma-facilitate na lang po yung part na yon. Diba? Oo. Sana ma-facilitate na lang po yon. Kung saan pwedeng sumilong. Kahit ano lang, 5 minutes lang. Maglagay po kayo ng tao doon. Nabubuksan nyo lang po yan kapag umuulan, no? Pag sa nakamotor lang, kumbaga, it serves a very specific purpose. Bakit naman hindi? Iba pa sa nakamotor. I think, pag motor, mahaba na po ilang minuto eh. Di ba? Pwede na. 5 minutes. Oh. Oh. Di ba? Yun lang yun eh. Kasi pa mga pangga, tanggapin natin yung katotohanan na pag nakamotor ka at umuulan, titigil ka talaga. Di ba? So, i-require natin, no? Oh. Halimbawa po, ito may suggestion po ko sa MDA, ha? O, i-declare nyo na po ano pong buwan ng tag-ulan. Uy, pwede ako consultant ng MDA. Pwede, gusto nyo ba akong kunin? Matalino po ako sa partner mo. Hindi ako nagbibiro. Baka kailangan nyo po ng fresh. Diba? Alam mo, minsan kailangan nyo ng, ano yun, ng outsides, ano, outsider's perspective. I-declare nyo na po. Halimbawa, chairman, ang tag-ulan ay i-declare nyo na official, ha? July, oh. Sabi ng MDA, July ay deklaradong official rainy season hanggang October. Halimbawa, chairman, ano kahalagahan nun? Ibig sabihin po, between the first month of the first day of July hanggang October, chairman, ibig sabihin nun, chairman, pag pinara ka, chairman, makinig ka, maganda to, lang MMDA sa panahon na yon, required dapat titignan nila, may lisensya ka ba? May ORCR ka? At may kapote ka? Kung wala, titikitan ka. I-require nyo na dapat lahat ng motor sa panahon na yon merong kapote. Tama, chairman? Kasi pag wala, kasama ka sa mga hihinto ng matagal doon dahil nagpapatila ka ng ulan. Maganda ba, chairman, suggestion ko? Okay, sweldohan nyo na po ako. Pero may point, di ba? Pero inuulit ko po, tama po. Ako naiintindihan ko po yung mga nakamotor. Nagkukotsi po ako, nagumotor ako, pareho ko po naiintindihan. Diba? Oo. Halimbawa, mahirap ka, chairman. Pagod ka maghapon. Diba? Umulan. Diba, chairman? O, umulan. Tutuloy ka, hindi. Titigil ka. Mapicturean ka na, mabash ka na. Hindi mo gusto magkasakit. Bakit? Ano ba? Kamusta ba kasi ang health system sa Pilipinas? Di ba't ang pangit, ang mahal? Pupunta ka sa private, mahal. Pupunta ka sa public, masisigawang ka. Hindi mo gusto magkasakit. O, i-require natin. I-require ninyo na, i-declara nyo na, o. Pag June, ay pag July, di ba, hala po kayo. O, pagpatak ng July, hanggang October, September, tagulan to, ha? O, lahat na mapapara namin, dapat meron kayo nito. Diba, matinong helmet, kasi meron naman na yan eh, may implementing guidelines na yan eh. Idagdag nyo po yung kapote. Pag wala, tikita nyo. O, tinan mo, gabaon ng kapote lahat. Tama, chairman? O, tingnan nyo, magabaon ng kapote lahat. Ano mangyayari? Wala na, kukunti yung hihinto. Ah, diba, magkakapote. Ikaw ba kung may lakad ka at may kapote ka, titigil ka matagal? Hindi, magsusot kang kapote, aalis ka. Bakit? Gusto magka-friends doon? Ganon? Gusto mo magkaroon ng kaibigan sa mga hihinto? Siyempre, ayaw mo. Diba? Oh. Yun po. Yun na suggestion ko. Diba? Binabati ko po yung MDA. Baka lang po makatulong. Diba? Pero ako dapat tikitan. Diba? Oh. Dapat tikitan. Ah, sorry mga pangga. Ako po, halimbawa, motorista po ako eh. Diba? Halimbawa, nung nag-propose sila na lagyan ng plaka sa unahan ng motor, ang dami nagprotesta. Bakit? Okay naman yun, ha? Problema kasi sa atin, minsan makareklamo lang tayo. Pero okay yun. Tama, chairman? Walang masama dun, eh. Anong masama? Masisira porma ng motor nyo? I think that was okay. Pero ayaw, nagprotesta, keme. Nagkasabay-sabay kasi yung ano, chairman, nung time na yon. Nagdadagdag pa kayo ng plaka sa harapan. Yung plaka nga mismo na iisa sa likuran, hindi nga na-release. Yun yun eh.
Pero kung sakali na maayos yung ano dati, malamang. Diba? Okay lang yun. Walang masama. As a matter of fact, try nyo magpunta sa mga bilihan ng motor ngayon. May mga motorsiklo po na meron ng provision ng lagay ng plaka sa harapan. Example, pumunta, Chairman, di ba nakaano ako, Kawasaki Vulcan? Pumunta ka ngayon sa ano, kasa ng Kawasaki. Yung bagong Vulcan, merong bracket para sa plaka sa harapan. And that's okay. I think it's okay. Di ba? I think it's okay. No. Ayun. Yun lang yung akin, mga panggana. I think, our officials have experimented enough. Alright? Oo. Diba? Sa mga bagay na ito. Diba? May mga pag... And I think issuing ano, ticket violation sa mga nasa ilalim ng mga tulay is just. Nasa batas natin yan eh. Pero i-accommodate natin sila. Huwag natin silang tikita na wala tayong paraan para sa kanila. Because it becomes heartless. Diba? Noong mga panahon na... Ito, naniniwala ako, isang malaking kabalintunaan to nung ginawa natin to. Diba? Yung barrier shield. Sorry ah, mga pangga, nung panahon na yan, ha? Alala niyo yan, Chairman? No? Yung mayroong barrier shield between the driver and the rider. Nakakatawa yun, mga pangga. Oh. Hanggang ngayon, hindi ako kumbinsidong tamang ginawa natin yun. Tama, Chairman? Complete waste of material, complete waste of money. Diba? Tapos ano siya, safety hazard siya. Diba? So, I think ano pa, hindi pa natin tanggap sa, as a country, hindi pa natin tanggap na kasi alam mo ang problema sa ating chairman, no? Meron tayong certain level of annoyance eh, no? Sa mga nakamotor. Parang minsan naiinis tayo. No, meron tayong certain level of annoyance sa mga nakamotor. Kasi naman, yung karami sa nakamotor sa atin, bastos din mag-drive, singit doon, singit dito, ang pag nakasagi ng side mirror, walang pasensya na, tatakbo lang. Kasi hindi mahahabol pag traffic. Yun ang katotohanan ng buhay. No, oo. Merong certain level of annoyed tayo sa ibang mga nakamotor. Eh. I mean, huwag natin maglokohan sa part na yan. But I think it's a sector of our motoring community that needs more attention. Halimbawa, Chairman, totoo ha, Aurora Boulevard, yung lane ng bisikleta, singkapal ng lane na nakamotor, paano naging fair yun? Yun na lang eh. Oh, yung lane ng bisikleta, kasingkapal ng lane na nakamotor, how is that even fair? That's not even fair to begin with. Diba? Kasi iba naman talaga yung lapad ng motor, iba yung lapad ng bisikleta. Diba? Hindi siya fair. Diba? I think looked at yan eh. We don't, I think in general, we can all agree, diba na yung welfare ng mga nagmumotor sa Pilipinas being overlooked. Halimbawa, eto lagi akong galit dito, humps na walang kulay. Sino ba unang mamatay dyan kapag may sumayang plang dyan? Yung nakamotor dahil di niya nakita. Pag kotse, sira lang shocks. Pag kotse, sira lang, shucks. Pag nakamotor, lilipad yan. May pilay, may bali, may gasgas, may basag ang motor. Diba? So, yun lang po. No? Maganda to. Minsan, tanong-tanong nyo sa mga social issues natin. No? Babalikan ko lang po. Do I agree na dapat tikitan pag obstruction ka sa daan? Of course. Pero i-apply natin sa lahat. Pag may malalim na daan at yung kotse hindi tumawid, tikitan nyo din. Diba? Obstruction din yun. Pareho lang naman silang hindi makatawid kasi meron silang iniiwasan pwede masira sa kanila eh. Yung nakamotor, pwede magkasakit yung nakakotse, pwede tumirik. Hindi natin pwede i-qualify yun na lesser than the other yung isa. Diba? Tikita nyo yun. Or, maglukluk kayo ng MDA doon para masabi na dito mababaw, dito malalim. Okay ba? Okay ba yung ano ko? Chairman, okay ba yung suggestion ko? Natutuwa ka ba o nabubusit ka sa akin? Hello! Nanay mo ay kulay blue. Tatay mo kulay green. At ikaw ay yellow. Sabi ni Chairman, ha? Blue tsaka green, yellow? Oh, Chairman, alam mo ba yung Chairman? Ay, hindi mo alam. Pag pinighalo mo ang blue tsaka green,
ang product niya ay yellow. Hindi mo alam? Pusa, chairman! Grade 5, mape! Musika, atleta, physical education, pinag-aralan niya ang chairman. Ang blue, pag hinihalo mo sa green, yellow! Tulog na naman sa anak ng pusa talaga, chairman. Ang dilaw, pag hinaluan mo ng pula, kahel, orange! Hindi mo alam to, chairman? Hindi mo memorize ang color wheel? Pusang gala ang pula pag inihalo mo sa asul, lila or violet! Hindi mo to alam! Chairman, hindi mo alam? Anak ng pusa, mamaya mag-uusap tayong dalawa. Ha? Hindi ba kaya nga ang computer, chairman, ha? Ang kulay niyan ay RGB. Red, green, blue yung nakahulugan noon. Kasi yung tatlong kulay na yun, kaya niya nang i-combine at i-produce yung ibang kulay. Ay, iksam mamaya, sali kita ha. Ay, umanda kayo mami Banji, Robicel. Iksam tayo mamaya. Diba kaya nga ngayon may bagong teknolohiya, chairman? RGB. Y. May kasama ng Y, yung yellow, inihiwalay na nila. Hindi ko alam anong luho yan. Red, green, blue, anak ng pusa. Ewan ko lang, chairman. Hindi ko alam kung normal ako, nakabsado ko yung color wheel o ikaw yung hindi nag-aral nung grade 5 tayo. Diba? Bahala na kayo kung anong kulay gusto niyong gawin. Ito na mga bangga. Ang red at saka blue ay violet. Ang yellow at saka red ay orange. Oh, yan. So pagtatay mo, blue, nanay mo, yellow, green ka. Okay? Kaya pala green ako, chairman. Hila. Sabi rito, medyo mali po ata kayo. Hindi ako medyo mali. Mali talaga ako doon. Blue and red. O, tinamaan ko yung blue and red violet. Tulog din pala ako, chairman. Kalahati lang ng subject yung... Diba? Kalahati lang ng subject yung tinamaan ko, chairman. Ay, chairman, nagawa mo yung ano? Teka lang, nagawa nyo... Sabi ni Jefferson, mag-sorry ka kay chairman. Ba't ako mag-sorry kay chairman? Hindi nga niya alam na mali ako. Wala nga siyang clue. Kung hindi nyo nga sinabi, naniniwala siya sa akin eh. Chairman, nagawa mo nung ano ka? Nung elementary ka yung ano? Yung magkukumbine ka ng ano ba? Gunpartos. Gunting paro-paro sapatos. Nagawa mo to? Ala, ba't ang tanda na pala ng libro namin? Nagawa nyo to? Nani, gunpartos. Teka lang. Talaga? Hindi nyo nagawa to? Ano ba yan? Yung dati art namin yan eh, gunpartos. Nandun sa ano yan? Gunpart. Kasama sa ano, sa sining namin dati yan eh. Gunpart, wala no. Yung gunting, tapos paro-paro tsaka sapatos, naging ano siya, isang object siya. Hindi mo na daanan ito, chairman? Ah. Ba yan? Sabi ni Carol, oh, tama, grade 5 akong tinuro ang primary colors. Ako, wala ka sa akin. Kinder pa lang, charot. Ay, na.